Good morning mga subscriber. Nagulan po ako ng 5 digits na pera dito sa loob ng bahay. Ang tanging hiling ko po sana kuha ng pera na alam ko dito lang malapit sa akin. Hindi ko mapamitin ang pangalan dahil hindi natin siya pwedeng i-alikid siya. Pero ang sabi ko lang, tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay ibigyan ka ng isang paraan na maaari mong ikamalas. Yan ay isang bad karma. Ako ay nalangin at sana ay magbago ka na. Dahil ang ginawa mo ay isang uwi na hindi maganda. Pinagnakawan mo ang isang tao, kung sino ka man, yan ay mawawala din sa iyo. Ang ginawa mo, hindi yan naawa, ganang isang tao yan ay may sakit. Sa ginawa mo, higit pa sa 1,000 times na kamalasan at kakamahan ginawa. Sana huwag mo nang ulitin dahil maaari na mangyari sa iyo ay pwede kang makulong, mapatay, malasing o makarma. Mabad karma ka. Ang ginawa mo ay isang unang pananakaw na hindi naman mo pinaghirapan ay kinuha mo. Pumasok ka sa loob ng bahay ko at yan ay isang bad karma na maaaring mangyari din sa iyo, hindi man sa iyo, sa pamilya mo, o sa mag-anak mo, sa kadugo mo, sa anak mo, o sa nanay mo. Higit pa dyan ang mawawala sa iyo. Tandaan mo, higit sa mas malaki ang pera ang mawawala sa iyo. Ang ginawa mong yan ay isang uri ng pagnanakaw. Hindi mabuti ang ginawa mo. Hindi ka naawad sa taong kinuha mo ng pera niya. Dahil ang taong yan ay naghihirap din. Isipin mo na lang na ang ginawa mo ay isang mali. Isang mali ang pagpasok at pagnakaw at pagkuha ng isang salapi. Ang salapi niyan ay pinaghirapan, hindi yan galing sa pagnakaw. Yan ay pinagdusahan niya, pinaghirapan niya. Kaya dapat sana ay yan ninyo, ibalik nyo o huwag nyo gawin yan sa isang tao na nagdusa sa pagtatrabaho, nagsikap maingi, pinagsikapan niya at nagkaroon siya ng mga ayos na paraan para ikunin yun. Tandaan nyo, ang ginawa nyo ay isang bad karma. Yan ay maaaring matupad sa inyo, maaaring mangyari sa inyo. Diyos na ang bahala sa inyo. Ang ginawa nyo ay isang uri ng pagnakaw, pumasok sa loob ng bahay. Maaaring ang nangyari niyan ay mangyari din sa inyo, kung hindi mo sa inyo kamag-anak o kilala, hindi po natutulog ang Diyos. Ang ginawa nyo ay isang uri na hindi maganda. Maaari nyo yung sa bad karma, pwede nyo ikamatay, pwede nyo pagbayaran sa ibang bagay, pwede kayo makasakit na walang katapusan. Hindi nyo may iniisip na ang taong ginanyan nyo ay pinagal nila niya na sana ay mangyari din yan sa inyo. Ang ginawa nyo ay isang uri na ng pangunakaw na masok sa ng bahay. Pwede matupad yan, pwede mangyari sa inyo isang bad karma. Sana ang wish ko sa ginawa mo yan makatulong sa iyo. Ikin pa dyan ang mangyari sa iyo. Ang wish ko lang, sana huwag naman mangyari yan sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa asawa mo, sa kadugo mo o sa iyo. Dahil yan ay isang bad karma na pwedeng maging isang sumpa at maaaring matupad at maganap sa iyo. Igit pa dyan. Sana huwag kang tubuan ng sakit na igit pa dyan ay wala na kagalingan ang gastusin mo. Igit pa dyan ang mawala sa iyo at sana igit pa dyan ang maaaring mangyari. Hindi maayos sa iyo sa pamilya mo, ganun din sa mag-anak mo, kadugo mo, karelasyon mo at sa mga sarang ginagawa mo. Alam mo kung sino ka at tandaan mo. Ang ginawa mo ay isang mamalabis, pinakitakan ng matinong ng isang tao, pero ang ginawa mo ay pinagnakawan mo pa. Ang ginawa mo ay hindi ka naawa, kumuha ka ng isang bagay na hindi naman sa iyo. At ang Diyos na ang bahala sa iyo. Diyos na ang ginawa mo yan, ikaw ay maaaring mapasama. Maaari kang ang mangyari sa iyo ay hindi maganda. Mangyari, maaaring tumalab yan sa anak mo, sa asawa mo, sa kadugo mo. Sana
pagpapako ka sa Diyos dahil ang ginawa mo ay isang masama, hindi maayos at hindi maganda. Hindi mo sana dapat ginawa yan dahil ang ginawa mo ay isang uri ng bagay na pagnanakaw. Sana ang Diyos nagpala sa iyo. Pero huwag ka magkarala dahil nakapan na ito sa mga pulis. Mahuhulit ka rin. Darating din ang time na God, karma, magaganap sa iyo. It's either napatay ka, o makulong, o pagdusaan mo yan sa kusinto, o mangyari sa iyo ang ikit pa dyan ang mangyari sa iyo. Ang Diyos ay bahala sa iyo, maaaring tumalab sa iyo. Ang Diyos ay hindi matutulog. Diyos na ang basa. Tandaan mo, ang lahat ng ginawa mo ay maaaring maganap sa iyo. Maaaring masaya ka ngayon, nagtatamasa sa pinaghirapan ng ibang tao, pero yan ay magaganap sa iyo. Yan ay isang sumpa-sumpa na pagmamanapis na ginawa mo at pinagmakawan mo isang uri ng tao na nangangailangan at kailangan niya talaga. Hindi ka na naawa. Pasensya ka naman. Diyos na ang bahala sa iyo. Sana at paano magkaroon ka ng konsensya, dahil kung di dyan ay pwede kang makasuhan, mapulong, dumadimanda at maaaring magpindibayan kayong din sa iyong pamilya at kamag-anak. Ang Diyos ay hindi natutulog at Diyos na ang bahala sa iyo. Sa ginawa mo, sa ayon sa anak mo, sa asawa mo, kung mayroon ka man, asawa o anak, ay maaaring maganap sa iyo. Hindi ka nang naawa, hindi ka konsensya, pinakita ka ng maganda, pero ginawa mo. So, tandaan mo, pinapasad Diyos kita, sana Diyos na ang bahala sa iyo. Sa ginawa mo, at gayon din sa ibang mga lasak na kabakuan, Diyos na ang bahala sa inyo. Huwag sana mangyari na mabad karma kayo, at maganap yan sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kagulo, na sana ay hindi siya 10 times ang maganap sa inyo na maaari kayo malasin o makapwa. Tandaan nyo, hindi na magdulog ang Diyos, makakarma kayo dahil inyo ito ay manalabis at ang happy sa kapwa. Ito nga makawan nyo sa bagay na hindi naman sa inyo, pero kinuha nyo maigi. Grabe ang ginawa nyo. Sana, Diyos na. Sana huwag mangyari sa ito. Pumili mo sa matan nyo. O ikit pa. Diyan, 10 times o 1,000 times o ganda sa'yo. At wala katapusang bad karma ang maganap sa iyo. Diyos na ang bahala sa iyo. Panginoon ko, tulungan mo po ako at sana po tulungan ko yung tulong na ang taong gumawa nito ay gumawa ng kalokohan muli dahil yung alis sa karma, mabad karma, maaaring mabad karma o mapatay, makulong o maholdok siya o hindi sa pamilya niya ang ginawa niya. Salamat po. Diyos na po ang bahala sa iyo.